unang item namin tungkol doon sa mga animals, ano? Eh, nagmukala talaga. Alam ko na sa labas ng Bucor, meron nakalagay na I love Bucor doon, na para talaga siyang tourist zone. Pero hindi ko akalain na para pala talagang zoo na may mga hayop kayong natagpuan doon sa likuran, ano, Sir Catapang. Opo, isa-isa ko nang nakikita yung mga pagkakamali po dito. Katulad kanina, nag-tree planting kami. Kasi agricultural center namin yung area, nag-inspect ako, sabi nila, ito, tilapia, dito, tilapia pan, may rabbit, may mga, tawag dyan, goat, mga goat, gano'n. Oo. Tapos nung paalis na ako, biglang tumilaok yung mga manok. Parang sabi nila, sir, inspeksyonin nyo rin kami. So, pagpunta ko doon, nako, nakakubol yung mga... Yes po. Hi, sir? Plus naman, hindi naman pala, ano ito, yung mga live chicken. Panabong. Panabong siya. So, makunat yan pag inadobo. Pang sugal. So to be clear, sir, sabihin ito yung hindi egg laying, ano, hindi rin yung para kainin, kundi panabong pala. Opo. So, kaya yun na iniimbestigahan ko, nag-anong pa nga yan, naghimala pa yung mga panabong na yan. Paano naghimala? Nakalain mo, nung nakita ko, sabi ko, pupunta dito yung mga kaibigan natin sa press, hintayin nyo sila para sila magdo-document, baka sasabihin, minagic ko na naman ito. Uh-huh. So, nung pagdating ni Gary, pagdating ni Gary, wala na yung mga manok. Disappearing act. Sabi ko, ano ba ito? Believe it or not? Oo nga, no? Okay. Sir! Opo. Tapos, sir, napakiusapan, bumalik. Bumalik naman. Yeah. Ewan ko kung saan napunta yung mga baka... Oh, napapakiusapan pa na ulit sa kubol nila. Yes. Sir, habang ongoing pa yung investigation, ano po ang plano nating gawin dito sa mga hayop na to? Yeah. Na parang naglalaro pa yung mga kabayo. Well, kasi sir, yung itsura po nung at least ilan doon sa mga kabayo yung pinapakita sa video, mukhang yung iba mapayat na. So parang mukhang kailangan na maalagaan. Yeah. Ayun nga po, ikusasangguni namin yan sa... Palagay ko, Department of Agriculture naman ang pakikiusapan ko na i-assess naman itong mga kabayo na ito. Bakit nandito yan? Kawawa naman sila. O kaya, kasi gumagastos din kami. May nakita namin yung mga tao natin ang nag-asikaso dyan sa mga kabayo. Mm-hmm. So, kung namamayat na sila, kailangan siguro i-assess rin ang Department of Agriculture. Mm-mm. Sir, I understand inutos nyo na po yung pag-iimbestiga kung kanino to, no? Pero so far, based on initial reports, sino ba ang mga, ano-ano bang mga angulo tinitingnan ninyo dito? Ano ba yung violation na ginawa nila dahil sa pagpasok ng mga hayop na yan sa loob ng Bilibid? Una-una, hindi naman pag-aari ng Bucor yan, bakit inilagay dito? No? Mm-hmm. And then pangalawa, dahil nilagayan dito, may nag-aalaga dyan. Yeah. So, gumagastos ang gobyerno sa mga hayop na hindi naman pag-aari ng Bucor. So, itinitingnan din yung kaso na pwedeng i-file sa mga taong ito. Yeah. Ayun, no, mapayat na yung ibang mga kabayo, kailangan na sila talagang alagaan. Anyway, Chiki. Yes, sir, bago yung mga tanong ko about dun sa hukay, no, actually reaction po muna ninyo dun sa sinabi ni General Bantag. Sabi niya, kaya sabi nitong Catapang gagawing tunnel, ang layo-layo noon, ano siya, minero para makagawa ng tunnel, di ba? Boplax din eh, sabi ng mga taga NCR, boplax eh. Boplax is, well, mga kapatid, stupid or dumb. Hindi naman po ako nag-assist niyan. Sinabi ko na nga po, hindi kami expert diyan. Kaya DNR po ang ano niyan, ang inaasahan namin na mag-assist kung anong value niyan sa Bucor, kasi hindi talaga 'yan pinagawa ng Bucor. Ginamit lang 'yung mga equipment. Mm-hmm.
Oo, tsaka itong hukay po na ito, sir, no? Nagagamit na ba ito in any way sa pagkaalam nyo po? At kung hindi man po, meron na ba kayong initial na haka-haka kung para sa ano talaga ito? Yung nga, ang ano ko, initial assessment ko, eh, kasi naggawa ng butas, baka nag-gold hunting, naghanap ng ginto, kasi naka-experience ako niyan eh. Sa PMA ako, 80 camp ako ni dating general na naging chief of staff, superintendent sa Rodolfo Biason. Yung tinitirhan namin, yung sa Camp Allen, yung superintendent's quarters. Ang ano dyan, ang kwento-kwentuhan dyan is yung sa ilalim ng superintendent's quarters, may dalawang truck na punong-puno ng ginto na iniwanan ni Yamashita. Kaya dapat hukayin mo yung ilalim ng superintendent's quarters. At paminsan-minsan naman, may pumupunta pa doon na hapon, pupunta doon sa may simbahan, tatapat doon sa may flagpole. Sinisipat niya kung saan na hapon yun, ha? Sinisipat niya kung saan na itago yung binto. So, meron pa nga nagtangkang, pwede bang, ano, titingnan namin, medal pit. Sir? O metal. Maingay. Maingay yung, mag-iingay yung metal detector. Baka ganun din ang naging, plano dyan. Hinahanap yung binto kasi nasa ilalim ng, diba, dati military, ano to, camp ng mga Hapon at saka Amerikano. So, baka raw may naitago dito, siguro. Ganun ang aking theory na baka naghahanap ng ginto. Oo, pero sino pong nagbabayad sa mga operations nito po? Parang hindi naman siguro kasama ito ng budget. Ang nangyari po niyan, yung aming bako, inoperate ng isang civilian contractor. Yung aming nakikwento dito, yung backhoe operator, sabi ko, ikaw ba yung nagkukay dito? Sabi niya, sir, hindi. Kasi hinihiram ko lang yung backhoe na yan pagka kailangan kong gamitin sa ibang lugar at ibabalik ko din naman hapon o sa gabi at sila nang gagamit. Tapos, yung iniwang ko lang yan sa may gwardya. Hindi ako nakakaabot hanggang doon sa hinuhukay nila. Mm-hmm. Sir, nakapag-coordinate na po ba kayo sa DNR bang supposedly agency ano na in charge kapag mga ganitong issue para ma-check yung hinuhukay dyan po sa Bilibid? Opo, kahapon po nagpunta. Nag-coordinate na po sa amin yung DNR at nagpapasalamat kami sa tulong nila. And ano po yung napag-usapan ninyo? What will be the next step, sir? Eh, yung aming request is unang-una i-assess nila kung ano bang illegal na ginawa dito. Kasi nga sabi nila, sir, illegal quarrying ito kasi walang permit. And then of course, sabi ko, kung pwede ayusin natin to kasi baka mahulog yung swimming pool, baka ano eh, ma-erode eh. Kasi doon sa ang ginawa na hukay na yan, directly underneath the swimming pool. Yes. Kaya nakakapagtaka, bakit gagawin pa ba swimming pool? May swimming pool ka sa taas, may swimming pool sa baba. Pwede ba yun? So, meron na nga talagang swimming pool. Meron na po. Malapakalaki ng swimming pool. Yes, meron na. Meron na. Anong mangyayari, sir, hihintayin muna natin kung ano yung magiging, yung sasabihin ng DNR before tayo kumilos. Ano po bang plano natin siyan? Tatabunan ba? Eh, yung nga po, sasabihin, gusto namin yung findings ng DNR na sasabihin niya, itong ginawa dito, illegal. And then to mitigate the extraction o yung paghuhukay, kailangan na tambakan. So problema ngayon, paano isasara yung mga kuweba na yan na pinaghuhukay? Then napaka-speed niya eh. Anytime, pwedeng gumuho po yung lugar kung tuloy-tuloy ang ulan. Another accident waiting to happen.